bidyong ito na ang bawat isa na makakapanood nito ay takutin. Kaya't maari natin itong paniwalaan, maari din naman pong hindi. Ang mga ito po ay pawang mga kasabihan lamang o katang isip na namana natin sa ating mga ninuno nung unang panahon. Narito po ang limang panaginip at ang kahulugan nito. Number 1, damit na itim. Ang damit na itim daw po kapag ito ay iyong napanaginipan na ito ay suot mo ay mayroong mangyayaring kaganapan sa iyong buhay. Maaring may dumating na isang swerte na hindi mo inaasahan. Ito ay tungkol sa pera. Kapag naman ito ay suot ng ibang tao, yung hindi po ikaw ang may suot, maaring o pwedeng may paparating na bigati o kalungkutan. Kaya huwag po tayong makakalimot sa ating poong may kapal na magdasal bago tayo matulog sa gabi. Number 2, alitap-tap. Yung pagtulog ay makapanaginip ka ng isang alitap-tap na napakarami na papalibutan ka na sa iyong paligid kamukha po nang nakikita sa larawan. Ito po ay may dalang hindi gasinong kagandahang pangyayari. Subalit, kapag daw naman ang alitap-tap ay iyong hawak-hawak, katulad po ng nakikita ninyo sa larawan, ang dala daw po nito ay swerte. Maaring kayo daw po ay may transaksyon na matutuloy na ito ay pagkakapirahan o maaring kung ang punta nyo ay sa pagtitinda o pagninegosyo, kayo ay suswertihin sa araw na iyon. Kumbaga po na panaginipan ninyo kagabi, kinabukasan po at pupunta kayo sa paghanap buhay, kayo po ay suswertihin. Makakabenta ng malaki o marami kung kayo po ay isang magtitinda. Number 3, baha. Malaking baha sa isang ilog. Hindi po doon sa mga creek, ilog po. Kung kayo po ay naglalaba at biglang bumaha, di po ba sa mga nayon ay may mga ilog sa mga probinsya po na ito po ay napapaglabhan kagaya po sa ilog namin. Kung napanaginipan nyo po mismo na kayo ay naglalaba kahit hindi doon sa inyong ilog, ito daw po ang kahulugan ay babain daw po kayo ng maraming magagandang opportunity o kung anumang tungkol sa pagiging maswerte nyo sa mga darating na araw. Pwedeng sa pera, pwedeng sa trabaho, basta po opportunity, pagkakataon na magkaroon ng malaking swerte. Ito po ay kung kayo ay nasa ilog mismo at kayo ay biglang may dumating na baha, hindi po ito basta kayo ay nakakita ng isang baha. Meron pa po itong ibang kahulugan bukod dito. Kung sa inyo naman pong panaginip ay nakakita kayo ng isang baha na kayo ay wala doon, nakita nyo lang yung baha, ang kahulugan daw po nito ay hindi magandang pangyayari. Kaya skip na po natin ang tungkol
dito. Basta ang ibig pong sabihin, may mangyayari o babahain kayo ng isang hindi magandang kapalaran. Kaya, huwag po tayong makakalimot magdasal sa ating lumikha. Ang katapat lamang po ng anumang masamang maaring mangyari upang hindi matuloy sa ating buhay ay ang pagdadasal. Tayo po ay lagi niyang iingatan. Number 4, napunutan ng ngipin sa panaginip. Kung ito daw po ay napanaginipan mo na ikaw mismo na nananaginip ang nabunutan ng ngipin, ito daw po ay mayroong kahulugan na hindi rin kagandahan. Kaya huwag na po nating masyadong bigyan ng pansin dahil ito po ay isa sa kahit ito ay kasabihan ay akin pong pinaniniwalaan. Subalit, kung ang iyo daw pong napanaginipan naman ay isang batang binunutan ng ngipin o binubunutan ng ngipin, maging ito ay matanda, ay kabaliktaran sa ikaw ang nabunutan doon po sa nauna. Dahil ang kahulugan daw po nito ay ang matagal mo ng problema o tinik sa dibdib ay tapos na. Kumbaga, ikaw daw po ay masaya na, tagumpay na. Kaya kung ikaw daw po ay may suliranin, ito daw po ay mayroon ng kalutasan. Kung ikaw daw po ay mayroon tinik sa dibdib, isa na nga ang problema, ito daw po ay tapos na, tagumpay ka na. Number 5, rosas. Kung ikaw daw ay nakapanaginip ng isang bulaklak na rosas na ito ay kulay pula at isang babae ang nanaginip, ito naman daw po ang kahulugan. Isang pulang-pulang rosas ang napanaginipan ng isang dalaga, ang kahulugan daw po nito ay may paparating na tunay na pag-ibig. Wow! At kung ito naman ay iba't ibang kulay ng rosas, ang kahulugan daw po nito ay kabiguan. Kung ikaw naman daw po ay may nobyo o nobya, kayo daw po ay hindi magkakatuluyan o kayo ay magkaka-break, magko-cool off, kumbaga. Yan daw po ang kahulugan ng iba't ibang rosas, ang inyong, kung iba't ibang kulay ng rosas, ang inyong mapapanaginipan. Red na lang sana always. Ang mga ito po ay pawang mga gabay lamang. Ito po ay maari nating paniwalaan, maari din pong hindi. Maraming maraming salamat po sa inyong pagdalaw dito sa aking YouTube channel. God bless everyone!